Guys, good morning po sa inyo lahat. May isha-share lang po ko sa inyo. Ito ay isang edited video ng isang Vietnamese na member dun sa group page po na na-create ko for the scammer's victim. Ngayon, siya po ay na-scam. Ngayon, medyo matindi po yata ang galit kay Sir Ji-hoon ngayon. Ang sabi niya ay kakasuhan niyo. Ang exact term is she will put Mr. Ji-hoon into jail. And at the same time, meron siyang mga may video and may picture na parang pinalalabas niya na yun nga, wanted si Sir Ji-hoon. Subalit, nung tin-translate ko yung video, tin-transcribe, hindi naman po makatotohanan yung mga detalye. Wala pong sapat na detalye na nakalagay. So, panoorin po natin yung video. Ito po siya. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng. Ayan po. Yun yung video na makikita nyo na talaga namang parang kapanipaniwala. Ngayon kung i-analyze mo natin at matatranslate natin, ito po yung translation niya. Papakita ko po sa inyo. Nawala naman po talaga ng detalye nung na-transcribe po siya. At yung mga pictures naman po na ipinakita niya, wala naman pong sapat na basihan para masabi na talagang may kaso na po si Sir Ji-hoon. Ngayon, ang sinasabi ko naman po na hanggat wala naman legal document or wala naman talagang desisyon ng korte na may sala siya. So, technically, si Mr. Han Yun will be considered as innocent. So, nandun po tayo sa side na yun at nandun po yung support ko para kay Sir Ji-hoon. 100% support po sa kanya. Sapagkat nandun siya sa sitwasyon na kasama siya sa mga victims, considered to be a victim, and at the same time, innocente pa rin po siya ngayon sa mata ng batas at sa mata ng tao. Kasi wala naman pong mga pruweba pa na nagsasabi na talaga may involvement po siya dito. Yun na po, marami pong salamat sa inyo and